Hello guys, ito nga pala si Active Motosh, Moto Vlog. Ako nga pala si PJ. At pag-usapan natin ito ngayon sa ating vlog ay itong wireless microphone o wireless audio for vlogging. Sa mga nag-uumpisa nga pala, maganda nga pala ito dahil sulit na sulit at sa Shopee ko lang. Walang ito naisip na magbalak na bumili ng wireless dahil para ito sa mga pag-interview. At hindi na rin ako nahirapan magsalita. Ang hirap kasi yung gayong ginagamit ko na ang tawag dito ay Boya shotgun mic. Malakas din naman siya kaso ang problema nito, ang dami niyang nasasagap. Tulad ng ano, lahat na lang ng pwede niya masagap. Ito yung shotgun mic na Boya. Bali, kung marinig niyo, yung electric fan at siguro may narinig kayo ng konting ingay sa paligid. Ayan, yan ito yung pinaka-sample voice ng Boya. Hindi ko alam kung narinig pa. Ayan, ito yung distansya kanina ng UHF wireless audio. Wala kayong gamit ngayon na UHF wireless mic at wala din tayong gamit na shotgun. Meters na yan ulit. Ito yung distansya kanina na ginawa natin sa UHF. Ito yung matagal ko nang gamit mula nung umpisa ako nag-vlog sa mga dati ko mga video. Medyo nahirapan din ako magsalita kasi kailangan ko pa isigaw, kailangan ko pa ilakas at kailangan ko pang i-edit sa editor yung dagdag na sounds. Okay, 100% na siya, ito 200 po pa siya para lang lumakas yung audio sa auto. Ano bang pinaka-advantage ng wireless? Una-una, pwede tayong lumayo hanggang 50 meters. Lakas, napakalayo nun. Yun, ito yung ginagamit sa mga nagpa-prank. Alam niyo, nagpa-prank. Ang nagbibigyo ay nasa kabilang kalsada. Ito naman yung nandun sa in-action sa pag-prank. Di ba napakalakas ng audio niya? Yun yun. At napakalayo ng range niya. Pwede siya di sa DSLR. Pwede siya sa iPhone sa iOS natin. Meron na siyang complete setup ng mga tools. Ito ako kaya nabili ko nga pala siya sa halagang 700 sa Shopee. Sa mga gusto mag-umpisa, yun, recommended ko siya. Sa mga vlogger na beginner at dati ng vlogger dyan, na gusto ng wireless na affordable. Nandito na yung link sa baba, direkto kayo doon sa UHF Wireless Audio for vlogging. Ito siya. Ito siya. Bali, ito yung kanyang transmitter. At ito naman yung kanyang receiver. Ano ba itong receiver? Yung receiver, ito yung isasaksak sa cellphone tulad. Ito. Ayan, yung nasa taas na yan. Tapos wire na isasaksak sa 3.5mm na jack dito. Hindi pa siya yung, ano ha, hindi pa yung jack na kasyang-kasyang mismo sa cellphone natin ha. Gagamitan pa siya ng adapter. May adapter na siyang kasama, huwag kayong mag-alala. Tapos, ito yung receiver. Receiver o transmitter pala. Pwede rin na siyang tawagin na audio recording o yung ginagamitan ng lapel mic. Yung lapel mic niya, hindi na natin siya kailangan kapitan dahil meron siyang built-in. Nakapix na ba yung pagkapit? Iba kasi kailangan bang lagyan ng lapel mic, built-in, built-out. Ito kasi siya, naka-built-in na siya. Kaya hindi natin siya pwede pagkitaan o tanggalin. Yun, mga ka-active, gamit ko na siya. Ito yung boses ko ngayon. Bali, ilalayo ko tong video. Sensya na kayo, magulo yung bahay ko. Kita pa yung gasp. Sa distansya ko ngayon, tatsunsya ko na to. Bali, nakadistansya ko ng 3 meters. Wala pa rin pagbabago yung sounds niya kahit malayo. Malapit lang. 50 meters naman ang sakop niya. Balik ulit tayo dito sa UHF wireless mic. Ito, gamit ko ngayon siya ulit. Kung may tataka kayo, ba't ganito itsura niya? Tinanggal ko lang yung kanyang boom. Ito yun. Ito yung boom niya. Balik na lang naman siya eh. Pang windshield lang naman siya sa hangin. Walang noise. Pero kahit tanggalin mo naman siya, mas maganda yung tulong. Mas nagaganda naman pag walang boom. At ito yung kanyang receiver. Kapit ngayon. Inulit ko, gagawa nga pala ng separate video nito kung gusto niya ng pag-connect. Nung una, mahirap may connect pero nakuha ko rin. Madali lang naman para sa papanoorin nyo lang yung actual instruction. Kasi pag mismo sa manual, iba yung wine eh. Pero maganda quality niya. Tumatagal din naman siya ng 6 hours na gamitan. Hindi ko pa nagagamit siya ng 6 hours talaga. Pero sigurado ako na matagal siyang maloba dahil mula nung nabili ko siya, hindi ko pa sinasearch. Pala yung actual ano nga, ano ba ito? Ulit transmitter. Transmitter. Ito yung nagtatransfer ng audio dito sa ating receiver. Ang itsura nga pala yung transmitter ito. Nakabit mismo yung lapel mic. Yung lapel mic ito po yun. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nakabuild in na siya. Hindi siya pwedeng hukutin. Kaya ingatan na lang natin siya. Na magputol o maliguli ko. Pero matibay naman po mga itong wire. Huwag nga lang po ma-accidente tayo ng mahila. O sadya natin. Mga accessories nga pala nitong UHF wireless microphone. Meron tayo adapter. Bakit nga ba dalawa to? Kaya dalawa to dahil sa... Kaya dalawa to may tinatawag na female at male. Ano nga ba yung female at male? Sa madaling salita, ito yung audio, ito naman yung earphone. O yung pwede natin saksak dito yung earphone natin para marinig natin yung audio. Para pang maaga pa, malaman natin kung anong boses natin. O pang singer ba? O pang rockista? Right, joke lang. Tapos, ito yung extra adapter. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Basta payat siya. Mini jack. Mini jack ang tawag dito. Ito naman, madalas ko nakikita to sa adapter dito dun sa ating receiver. Madalas ko ito nakikita sa mga mic. At sa mga gitara. Sinasaksak. Ayun, sa audio. Yung mga speaker. Pwede natin siya elekta. Tapos, ito na yung pangli. Itong boom. Manual. Merong English at merong Chinese. Sige na. So, yun lang. Salamat sa pagtitiga sa aking video. At kung nagustuhan mo itong video na ito, patungkol sa pagbablog at pagmamotovlog. Yun nga pala yung aking specialty, ang motovlog. Kaya ang active motovlog. Bali,
So lahat ng mga gustong bumili nitong wireless audio o UHF, nandito yan sa baba ng aking video. Yun, nandito yung links. Didiretso ka na sa Shopee. Add cart mo lang siya. And then, buy. Huwag mong kalimutan gamitan ng discount voucher at free shipping voucher para makatipid ka syempre. Inulit ko, 700 pesos. Hindi na masama sa nag-uumpisa at naghahanap ng pinakamatipid na panggamit sa pagbablog. Yun lang. Maraming salamat. Huwag mong kalimutan magbigay ng thumbs up at mag-subscribe ka na rin sa aking channel. Salamat.